kapalara na ika'y matagpuan. Taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Previously on I Love New York. Kaibigan ko si Polly. Hindi ako papahing nakita siya na nasasaktan. Bakit mo ba ginawa sa kanya yun? Mahal na mahal ka ng tao. Natalie, may pinagdaraanan ako na hindi niya maiintindihan. At hindi mo maiintindihan. Ang susunod na kalahok para sa aring 20,000 grand prize winner, si Jerry Balun-Balunan. Makita ka masaya kahit alam kong puso mo'y nagdurusa. I hate myself. Anong pinagsasabi mo? Pinagsisisihan ko na ngayon. Pinagsisisihan ko na iniwanan ko si Polly. Albert, malinis na may intentions mo eh. Bakit ko sinasaktan ang tao mahal na mahal ko? Albert? Albert! 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 Diyos ko! Albert! Saan ba yung office na pupuntahan natin? Dito yata eh. Diyan? Tara, tara. Teka lang ha, check ko lang ha. Mahirap na. Gawin yan? Flat tayo. Kaya ko yan. Kaso, baka mainip ka. Oh, sige, maghahanap lang ako ng CR na wiwiwi na ako eh. Okay? Ito na yun. Ito na interview ko. Diyan ha? Oh, sige na, pamasok ka na sa loob. Good luck, Is. Sige na, good luck. Hoy, bawat tumambay ang driver dyan. Boss, hindi po ako driver. Tsaka manong guard. Huwag naman ako sigawan. Pwede niya naman sabihin na maayos yan. Basta hindi ka pwede magtagal dito, ha? Oo. Second runner-up, Baby Jane Zamora!
runner-up. Erin Santos. At ang ating 20,000 grand prize winner ay si... Jerry Balun-Balunan! Andito ko pa rin. Di ba sinabi ko huwag kang magtatagal dito? Eh kasi nga ho, dito ko yung magkikita ng kaibigan ko. Wala akong pakialam. Basta doon ka. Saan? Doon! Kayo naman, Manong Guard. Damot niya naman sa pwesto. Hindi naman talaga pwede dito eh. Doon ka. Eh saan ako pupunta nga? Basti! Basti! Manong, pasensya na po kayo. Eh kanina ko pa sinasabi yan ha. Baka kulit eh. Manong Guard. Manong. Alam niyo na po ba kung bakit hindi magising ang nanay? We have to run some tests. Pero Polly, mahal ang mga tests na gagawin namin. Sige ho, basta maghahanap po ako ng pwede kong pagdilihensyan. Basta gawin niyo lahat ng makakaya niyo para mapagamot niyo ho yung nanay ko. Pero Polly, ano? Chef, tulungan na kita. Ha? Hindi. Huwag na, baka madumi lang yung kamay mo. Ano ka ba? Sanay ako sa dumi, no? Talaga? Hmm. Kaya naman sa'yo, eh. Sanayin ka? Oo. Miss? Hindi, miss. Sanayin ka sa dumi? Oo. Ano? Gagong guardian, ah. Akala mo kung sino. Matapang siya kasi meron siyang baril, eh. Tama na yan. Baste, hindi ba si Natalie yun? Gagong Seb to ah. Baste! Seb! Ano ba? Alam mo, Albert, hindi ito tama eh. Didn't you hear them? Hindi natuloy yung atake ko. Alam ko. At mabuti nga hindi natuloy eh. But what you have to do is to stay here in the hospital. At least that way, mababantayan ka na maayos. Chris, kung mamamatay ako, mamamatay ako kahit saan, hindi dito sa hospital na to. Naiintindihan niyo ba akong dalawa? Okay, fine. If you have to go, then you have to sign a waiver. Bring it to me! Sasayinan ko lahat yan kahit ano man yan. Sandali lang, Wendy, ha? Albert, pag-isipan mo yan. Oo na, desisyon ko. Oh, nasaan ka ba? Kaya mo? Kaya mo ba? Kaya ko. Kaya mo ba maglakad? Kaya ko. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ako sa iyo. Albert? Albert, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Pinacheck ko kasi ang nanay eh. Pero huwag mo sa akin ibalik ang tanong. Ano nangyari sa nanay mo? Kailangan mo ba ng tulong? Mahirap ba intindihin yung tanong ko? Pinapaikot-ikot mo pa ako eh. Polly, Albert, sabihin na natin sa kanya or ano? Wendy! Huwag naman kayo magturuan.
Alam mo, Polly, dapat... Dapat malaman mo na eh. Kasi there's no point naman of keeping it from you eh. Di ba, Albert? Wendy's. Ano? Polly, buntis ako. Si Albert ang ama. Di ba, Albert? Nay! Hmm? Wala ba ba si Baste? Eh, nagpasama si Ponya sa Manila eh. Nag-a-apply ata siya ng trabaho. Kung sa bagay, maganda yun. Naliliwag si Baste. Hmm. Sana nga eh. Sana nga. Alam mo, si Ponya, gusto ko siya para sa anak mo. Teka, nainay. Kaya ba may tinutumbok? Ayaw sana kitang pangungunahan, ha? Kaya lang, nagtanong ka, sasabihin ko na sa'yo. Hmm. Gusto ko nga si Ponyang para kay Basti, eh. Kung sa bagay, bagay sila. Hmm. Hindi ka tulad ni Natalie. Masyadong matayag ang estado sa buhay. Mahirap magmahal ng babaeng matayag ang estado sa buhay o matayag ang pangarap. Katulad ni Susan. Nasasaktan ka pa rin? Ay naman. Hindi naman ganun kadaling kalimutan ginawa ni Susan, di ba? At hindi rin siya ganun kadaling patawarin. Ito ba to, Albert? Bakit mukha ba kang nagsisinungaling, Polly? Hindi ka kausap ko! Okay, whatever. Polly, I'm sorry. Ano? It was unplanned. Unplanned? Sino lolokohin mo ako? Alam mo, yung ginawa niyo sa akin dalawa, pakiramdam ko, niloloko niyo ako. Pinlano niyo tong dalawa. Holy. Congratulations sa inyong dalawa. Sa lahat ng manluloko, Albert. Sa lahat ng player, ikaw ang swabe. Ano mo ba yun? Holy. Bakit pa ako nagpaloko sa inyo? Bakit pa ako naniwala sa iyo? Ano ako mapoli-poli? Kung ang misyon mo sa buhay ay sirain ang buhay ko, nagtagumpay ka! Bakit mo sinabi yun? Why? Anong meron dun? Alas kung sasabihin mo talaga yung totoo, okay lang. Gusto mo ba yun? Alam mo, Albert, this is for the best. Actually, we even did favor for Polly, eh. Alam mo, mas mapapabilis niya matatanggap na wala na talaga kayo, as in, tapos na. Diba? Relax ka lang. Ano ka ba? Taig mo pa ang lasing, ah! Ano bang ginawang kasalanan sa'yo ni Seb? Ayos, ah. Saan niya ka pa kumakampi ngayon? Eh, ano bang pinakaya sa inyo ng lalaki yan? Pare, huwag mo sisigawan si Natalie. Wala siya kinakampi. Ah! Ano ba, Baste? I'm telling you, pare, ha? Hindi kita papatulan. Ah, hindi mo pala ako papatulan, ha? Baste! Kailan namin sa ospital? Di ko kailangan ng tulong nyo. Ponyang, mas mabuti pa siguro kumersa tayo dito. Mabuti pa nga. Mabuti pa nga? Ano bang pinagmula nito? Ikaw na nga itong nanggulo. Ikaw na nga itong nanghamon. Ikaw pa yung mga galit. Ikaw na nga yung may kasama eh. Yung ba?
Eh kung sabihin ko sa'yo nakita ko sa ospital, kasama yung lalaki niya, no? Kayong dalawa lang. Ano? Hindi ba totoo? Taas ng pride mo. Ikaw na nga yung tutulungan namin eh. Ikaw pa tong mayabang. Mayabang? Mayabang na pala tingin mo sa akin ngayon, no? Nagbago ka na natin. Hindi basta. Ikaw ang nagbago. Napakalaki ng pinagbago mo. Siya, balik ka na. Ayoko mag-aksaya ng oras nito. Mabuti na lang po kanyo, hindi siya pinatulan nung Seb. Kung hindi, hindi lang po ito inabot ni Baste. Sige, Baste. Pagtitimpla kita ng mainit na gatas parang makatulog ka kaagad, ha? Mabuti pa tapusin nyo na yan, ha? Pare ko, Baste, magpahinga ka na. Iusin ko na yung kwarto mo. Ay, mga batang to. Ponyang, salamat, ha. Walang ano man yun. Pero, alam mo, totoo lang, kung tinopa ko kanina, nakatim sa akin yung Natalie yun. Sabihan ka ba namang mayabang? Eh, sa talagang mayabang siya, eh. Akala ko, kilala ko na siya. Hindi pa pala. Napaka-war freak niya. Huwag ka naman ganyan. Si Natalie pa rin yun. Siguro, dala lang ng emosyon niya, kaya siya nakapagsalita ng ganun. Pero sa tingin ko, parang wala na siyang pakialam sa'yo eh. Sa itsura niya kayo na, parang wala na siyang concern sa'yo. Tingin mo? Naman. Sa tingin mo, dun sa pagiging emotional niya, selos lang yun? Siguro nga. Baka nga, na-misinterpret niya lang yung magkasama tayo. Alam mo, Chong, aaminin ko, hindi ako makapaniwalang ang bilis ka nalang pinalitan ni Natalie. Alam mo ba, nung una kong nakilala si Natalie, akala ko, mahal na mahal ka niya. Pero, so nakita ko, parang ang bilis niyang pinalitan ka eh. Parang hindi yata siya deserving ng paiyak-iyak mo, Baste. Habang siya ay masaya sa ibang tao, ikaw naman, para ka pa rin namatayan. Ewan ko, Seb. Ewan ko na talaga. After seeing him today, na ganun ang inasta niya, pakiramdam ko, nawalan ako ng dating kakilala. Ng dating minamahal. Ay, naku, I'm so happy na hindi na-confine yung mother mo, no? Kung tutusin, gasis na naman yon. Tsaka, buti na lang stress lang ang dahilan ng pagka-fainting drama ng ano nanay mo, no? Alam mo, Sushmita, dapat ako'y nasa katayuan ni Wendy eh. Dapat ako sana yung nanay ng mga anak ni Albert. Dapat ako yun, di ba? Dapat. Ang gawin mo, kalimutan mo na yun si Albert, no? Get over with him. Just move on with your life. Hello? Wala na talaga maaasahan sa amin ni Albert. Tapos na talagang lahat sa amin. Alam mo, hindi na talaga ako iiyak. Wala na ni isang patak ng luha ang tutulog galing sa mata ko para sa Albert na yun. Pero please lang, te, ha? Iiyak mo yan. Iiyak mo yan. Wala akong nakikita ang mga luha sa mata mo. Alam mo ba na hindi normal yan?
na lalo kang mahihirapan pag hindi mo pinakyan luha mo ngayon? Hindi na, Sushmita. Hindi na ako iiyak. Wala na ni isang patak ng luha ang magagaling sa mata ko para sa Albert na yan. Best friend, luwas muna ako Maynila, ah. Second interview ko na, eh. Pasensya ka na, hindi kita masasamaan ngayon, eh. Okay lang yun. Sariwa pa yung mga sugat mo tsaka pasa mo, eh. Ano namang ginagawa mo? Ito, iniisip ko lang kung... Dito kaya si nanay. Ano kaya masasabi niya tungkol sa nangyari sa amin ni Natalie? Si Natalie nga naman. Pero, bakit ko pa ba isipin yun? Pwede ba nga, tinakwil niya ako? Sige na, baka mahuli ka pa sa interview. Okay, sige. Behave, ah. Be a good boy, basta. Oo naman. Pagbalik mo, dito pa rin ako. Iniisip si Natalie. Ayan na pala ang kapatid niyo, eh. Polly. O, anak. Saan ka ba natulog kagabi? Ba't kanya na itsura mo? Anay, nagpalipas lang po ako ng gabi sa shop. Huwag na ako kayo mag-alala. Sige, ho. Teka lang, Polly. Sandali, mag-usap tayo. May problema ba, anak? Bakit kanya itsura mo? Anak, hindi kita matutulungan kung hindi ka magsasalita. Ate, halatang halata. Ang bigat ang dinadala mo. Ano yun, ate? Polly, anak, huwag mong kimkimin. Polly? Ayoko na! Ay! Polly! Ano pa nangyari? Nay! Handa-handa ako. Sakit-sakit, Nay. Ay, naku, Joaquin. Sarap. Mabuti naman ginawa mo ito. Kasi, ang tagal-tagal na nating hindi nagkasalo-salo, di ba? Oo nga po, ang tagal-tagal na natin dito nagagawa, Lola Juliana. Eh, parang namang malibang ang Kuya Bastenyo kasi kaysa na nagmumokmok. Salamat po tayo. Lang yung kain na tayo, picnic time. Hindi ka, kamay. Walang ano. Sige. Kainin mo. Ang tamis. Ha? Map. Nakikita ba ninyo yung nakikita ko? Inay. Basta. Ano?
kahit ikaw kasalanan. Saksi ang kalangitan, baliw na o martir ang itawag mo. Sa paso ng pag-ibig ko'y di madadala. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Hindi magpaawa o pataw.